Welcome back again to my YouTube channel. So for this video, I'm going to share with you guys my experience when I'm traveling, going back here in Hong Kong. So ako po ay umuwi ng Pilipinas noong May 26 and I'm staying there almost 3 months dahil nga po sa sunod-sunod na lockdown, ACQ, at saka yung bagyong flight dito ng Hong Kong galing ng Pilipinas. So, luckily, naka-flight na po ako noong August 17. At bago po kayo maka-flight ulit dito, pabalik ng Hong Kong, dapat po ay na-vaccine po kayo dito. Kasi kung hindi po, hindi pa kayo makakapag-trabaho dito. Kaya marami nga pong na-stack nating mga kababayan na umaasa na makapag-trabaho na rin sila dito sa Hong Kong. At salamat din po sa Lord na bago po ako umuwi, ginawa ko po siya. Tinapos ko po yung second dose ng aking vaccine. At yun nga po, salamat at nakabalik na po ako rito. Marami nga po tayong mga kababayan ang na-stuck po, na-stranded dahil nga po ang vaccination nila ay yung sa atin sa Pilipinas at hindi pa po tinatanggap dito sa Hong Kong government yung vaccine na galing sa atin. Kasi nga daw yellow card. Kasi ang vaccination card dito is color white. So bago po ako nakabalik po dito guys, kailangan mo lang kumuha kayo ng OAC. Kung kayo po ay vaccinated na, pwede na po kayo makabalik dito. At talaga pong mahirap po na ma-stuck sa ating minamahal na bansa. Bagamat masaya po tayo, nakasama po natin ang ating mga mahal sa buhay. Subalit, priority po rin po natin yung ating pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na kung wala pa po tayong sapat na income sa ating pag-stay sa Pilipinas. So, kailangan pa po talaga natin na magtrabaho po abroad. Kahit nga po mahirap na mawalay po sa ating mga mahal sa buhay. So, last month po, nag-apply ako ng aking OAC kasi dapat ang balik ko nga next year. Kaso hindi nga po kaya kasi maraming needs. So, buti naman, awa ng Diyos, mayroon ng flight. Inalaw na ng chief executive ng Hong Kong na makabalik yung na-vaccine po dito. At buti naman, nakakuha na ako ng OAC. Bago po kayo dito guys makabalik, ang dami pong requirements. Kailangan nyo mag swab test or RT-PCR sa accredited ng DOH. Hindi po pwede yung mag swab test kayo ng kung saan-saan lang, like sa City Hall or sa mga swab test center. Hindi po pwede. Kailangan yung swab test center is accredited ng DOH at nasa listahan siya. So, salamat sa Lord kasi yung secretary ni Among ginag po talaga ako ng mga dapat kong gawin. Sinend niya sa akin yung mga accredited na laboratory na kung saan doon po ako nag RT-PCR. At ganito po siya. Ito siya, oh. Kailangan siya ganito. Ipiprint nyo rin ito. Ito yung katunayan na baliktad pa. Ito, Department of Health. Meron siyang ganyan. Kailangan yung laboratory is nakalista siya sa DOH. Ipiprint nyo to kasama ng inyong result. Result. Ayan na yung aking result. Ayan. Ito yung result ng swab test ko. At kailangan pa rin ninyong humi ng certification. Ito po ay tips ko po sa inyo kasi kapag hindi po kayo kompleto ng requirements ng Hong Kong, hindi rin po kayo makakapasok sa Manila Airport. So thanks God at ginaid ako ng secretary ni Amo lahat ng mga requirements, talagang tinuro niya sa akin lahat. At thanks God na kumpleto ko po siya kasi kawawa po ang higpit po sa ating airport sa Manila. Meron nga po ako mga kasabay na hindi po sila nakasakay
ayun, nakakaiyak po kasi galing pa po sila ng probinsya. Wala silang matutuluyan sa Manila. Wala na rin silang pera. So, yung isa po nating kababayan, nag-stay na lang siya sa airport at mag-wait na lang siya kung kailan siya i-re-rebook ni amo niya. At mag-subtest ulit siya kasi kailangan ng swab test nyo, guys, is 72 hours before ng inyong flight. Kapag lumampas kayo ng 72 hours, hindi na siya valid. Kumbaga, paso na siya. So, ako, nag-flight ako ng August 17. So, nag-swab ako ng August 15, which is Sunday. So, sakto lang po siya ng 72 hours. So, kailangan po, hindi po siya lalagpas. Saktuhin lang. Kaya maganda talaga mismong accredited ng DOH. Kasi yung isang Pilipina, nag-swab test siya, siguro hindi siya dito accredited ng DOH. Kasi basta lang po siya sinwab test. Eh, ang alis niya Martes, pinag-swab siya Sabado. So, lampas na po siya, paso na siya. Kaya hindi siya nakasakay. Eh, ang mahal po ng swab test, 3,000 plus. Sa akin is 3,200. So, yung iba, nagsisingil pa sila ng mas mahal. Yung iba, 3,800. Kasi hindi kayo po pwedeng magpa-swab test doon sa free. Kasi hindi kayo bibigyan ng certification at saka itong mga papel na ito. Ayan. Tips ko po ito sa inyo, guys. Yung kababayan ko po na babalik po dito ng Hong Kong. O, ayan po siya. Tapos, ipapakita nyo to sa Manila Airport kasama ng inyong designated quarantine hotel dito sa Hong Kong. Ayan, magkakasama yan sila. Ito. O, ito yung aking quarantine hotel. Ito. Ipapakita nyo ito sa Manila Airport. Tapos, pagdating dito sa Hong Kong, ipapakita nyo rin ito. Dapat kompleto. Tapos, guys, pagdating dito sa Hong Kong, ang daming checkpoint. So, paglabas ng airplane, merong first stop. Che-check upin ito. Tapos, susunod, mag-fill up ng form. Isi-swab test ka. Mag-aantay ka ng result for almost 2 hours. So, naglanding po ang airplane na sinakyan ko is around 9 p.m. So, nag-antay ako ng result almost 2 hours. So, nakalabas ako ng 12 midnight at nakarating ako dito sa quarantine hotel ng almost 3 a.m. Kasi marami ding hinatid na mga pasahero sa iba't ibang hotel. So, yun na nga, guys. Diyan sa Hong Kong Airport, i-check yung kung kayo vaccinated na, hanapin sa inyo yung vaccination card. At ilalagay yun dito. Ito yung bibigay sa inyo dyan, Department of Health. Hong Kong SAR, Department of Health. Ayan, nakalagay ako, vaccinated. Ayan. I-check. Fill upan nila ito, i-check. Tapos, i-check yung vaccination card mo kung na-vaccine ka dito. Sorry. Ang dami po, guys, na mga busisi. Pero, hindi po madaling bumalik ng Hong Kong kasi ang dami po mga requirements. Pero kung kompleto naman, wala namang problema. At salamat sa Diyos ang higpit dyan sa airport. Thanks God na nakalabas po tayo. At pang apat na araw po nandito sa quarantine hotel. Maganda tong binook ni Amo. 4-star hotel. Ang mahal nga ng bayad, almost kulang-kulang 10,000 Hong Kong dollar. Okay naman siya kaso masasabi ko, hindi masyado maganda yung serbisyo. Unlike sa Manila, maganda yung serbisyo natin ng mga staff doon. Lalo na yung pagkain. Dito, syempre Chinese, ang mga nagluluto, hindi masarap. Okay lang. At
naghatid naman si amo ko ng mga goods, mga snacks, bread, prutas, fresh milk, at si kapatid ko, dinalan din ako na makain. So, hindi naman tayo magugutom. At pagdating nyo dito, after 3 days, isa swab, isa saliva test kayo. So, bibigyan kayo ng bottle dyan sa labi. Tapos, after 3 days, kukuha kayo ng inyong saliva. Iti-test nila. Kinabukasan, lalabas din yung result. At salamat sa Lord, negative yung result natin. At meron pang 4 testing sa 23, 28, at sa September 4. So, matatapos ang quarantine ko is September 7, a total of 21 days. So, sa 21 days na yan, exercise para hindi naman tayo masyadong kumbaga na-stuck yung katawan natin dito, saka ano lang, lakad-lakad lang. Yun. May sariling rep dito, maliit, tapos kettle, yun lang. Nagpadala ako maliit na rice cooker para mainit mo yung pagkain. Free meals naman siya, breakfast, lunch, and dinner. Kaso hindi nga lang talaga masarap. Kaya, guys, advice ko sa inyo mga kababayan ko na pabalik ng Hong Kong, kumpletuhin nyo lang ng mabuti yung anyong papeles para pagdating sa airport, walang anumang maging problema. Basta ito lang yung mga kailangan niya. Oo, yung OAC nyo, huwag nyo kalimutan, yung galing, ito yung galing sa OWA. Tapos dyan, iti-temperature kayo, iti-check kayo, lahat, body testing. Habang nag-aantay naman doon sa waiting area ng resort, meron naman silang binibigay na snack. So, bago ka makalabas ng immigration, ang daming stopover na daraanan. Napakahirap, hindi madaling umuwi sa sitwasyong ito. O nga, salamat, makasama natin yung pamilya natin, kaso hindi madaling makabalik sa Manila Airport, ang higpit din. Pagdating dito, ang higpit din. Ang daming hinahanap. Saka yung quarantine dito, 21 days. Kasi sabi sa immigration, high risk daw yung bansa natin. E nasa listahan kasi siya. Kaya kahit na daw vaccinated ka, no discount. Yun ang sabi sa akin sa immigration. Kaya, okay lang. At least makarest naman tayo bago tayo sumabak sa trabaho. At salamat sa Lord, araw-araw tayo protektado ng Lord dito. Kasi itong kwarto naman lagi kong ini-sprayan, dinidisinfect ko kasi syempre may tumira dito. Kasi yung iba nakukuha nila yung virus sa hotel, wag naman. Kaya lagi rin ako dito nag-disinfect. So that's it guys. Thank you so much for watching. Please do subscribe to my YouTube channel. God bless you all. God bless all OFW. We are proud to be OFW. God bless us all. Bye.